guys, ako nga pala si Jason. Thank you for watching my videos. Ngayon ipapakita ko naman kung paano gumawa ng customized calendar gamit yung mga binding machine na meron ako. Ito yung mga binding machine na ginagamit. Office, single function lang siya na ring binding machine. Ito namang isa, coif binding machine. Meron siya mga ito, yung mga pang selection siya kung gusto mong bawasan yung butas or kung gusto mong dalawa, tatlo lang yung butas na gagawin. Ayan, meron siyang mga ano, hinihila-hila dito. Tapos ito naman isa yung wire binding machine. Coif din na brand. Papakita ko lahat kung paano yun. Paano gagawa ng customized calendar gamit itong mga to. Baba muna natin itong isa. Papakita ko naman yung mga tools and mga materials na gagamitin para sa paggawa ng customized calendar. Ito naman yung mga tools na kailangan natin sa paggawa ng customized calendar. Ito, single hole puncher. Ayan. Ito naman yung pang lock ng eyelet. Flies, cutter. Sa i-cut natin yung wire ng binding machine. Tapos ito naman sa ring bind. Kahit gunting lang yung gamitin natin dito, okay. Ito naman yung tali. Ang tawag dito, gold strand. Hindi ako nagkakamali, gold strand. Ayan. Tapos ito, ano din siya, single hole puncher. Pareho lang sila nito. Ang kaibahan lang kasi ito, mas magandang gamitin kaysa dito. Ayan. Tapos ito, para dun sa wire binding machine. Ayan. Ito. Isang to. Eyelet. Ayan. Tapos, metallic cord. Ito naman yung pang-lock sa eyelet. Pareho sila ng function itong isang to. Ito. Yan. Ang kaibahan lang, heavy duty to. Mas maganda siya gamitin kesa doon. Meron din siyang single hole puncher sa may taas. Ayan. Sa may taas. May pambutas din siya. O yan, ayan yung mga gagamitin natin sa paggawa ng customized calendar. Piniprint ko pa yung iba. Iba tapos. Tapos, meron na ako nung pinaka-top niya or yung pang ano natin. Ayan. Naka-ready na siya. So, tara, let's start! Pinakauna natin kailangan gawin. Bubutasan muna natin itong pinakapapin ng calendar natin. Ayan. Nakikita nyo dyan. Close mo siya. January to December. Ayan. Thank you nga pala doon sa group ng SFL kasi sa kanila galing yung file nito. Hindi ako yung naggawa nito. Mayroon kasi alam yung mga ano. Ayan, yung tawag dito, yung mga first quarter moon, second quarter, yung mga full moon. Hindi ko talaga alam sa makikita. Ayan, bubutasan muna natin ito, tsaka ito, bubutasan din natin itong pinaka-top na. Ayan, ito muna yung natin gagamitin yung right office front na unbind. Dito, may limit lang siya na 12 sheets per punch. So, 12 lang na papel yung pwede mong magamit sa kanya sa isang butas lang. Pero dahil matagal na nga ito, pagka ginagamit ko yung 12 kaagad na papel, hindi maayos yung pagkakabutas. Kaya ginagawa ko, inahati ko lang muna. Sure lang na pantay siya. Pareho sila ng butas. Pinaka-top naman yung lalagay natin. Ito, yan. Tight. Glossy na photo paper. 230 GSM. Wala siyang din sa likod. Ayan, kaya maganda siya gamitin. Pag ipapunch naman siya, kailangan nakabalik na kataob. Kasi hindi magsuntugma yung butas niya pagka pareho dito. Ayan. Kaya pagkabutasan siya, kailangan nakataob. Ayan.
Tingin na natin siya, kapareho yung ano niya. Kapareho yung butas. Tugma ba? Yan. Lagyan naman muna natin ito ng butas. Yan. Nabutasan na natin siya. Ngayon naman, ito naman. Kita niya yan. Sa pag-layout ko pala, nilagyan ko na siya ng marking ng butas. Para kung saan natin siya lalagyan ng eyelet. Ito gagamitin ko na no, ang butas. Tatapat nyo lang siya dyan sa butas. Okay. 5mm yung sukat ng pambutas na ito. Yan, may butas na siya. Lalagyan naman natin siya ng eyelet. Inalagyan ko na siya bago lagay nung ring binding para hindi na masyadong malaki yung part na ginagalaw-galaw ko pagka lalagyan ng ganito. Ito yung isang panlock sa kanya. Pag ito yung ginamit kasi medyo mahirap, nagkakaroon ng ano na, nagkakaroon ng tendency na nasisira yung eyelet, pumapangit. Minsan naman hindi rin. Depende sa pagkakapunch mo. Yan, ganyan yan. Sakto yung nagawa ko. Pero, papapansin mo rito sa loob. Mayroon siyang konting lumubog. Yan o. Isa naman yung gagamitin ko. Ito, yung heavy duty na pang lock ng eyelet. Pag ito yung ginagamit kasi, ano, smooth lang siya gamitin. Ayan lang. Ayan. Lagyan ko lang ng konting pwersa. Ayan na. Nakalak na siya. Mas maganda siya gamitin kaysa dun sa isa. Kaso medyo maluwag. Ikutan ko lang. Ayan. Okay na. Para sa akin, ito yung mas magandang gamitin kaysa dito. Mas okay. Tapos mas malambot siya pigain, gantuhin, kaysa pag ito yung ginagamit. Ngayon, nalagay na natin yung ano, eyelet. Ay, what? Hindi ka lang. Hindi pa nga. Sobrang higpit natin. Yun. Diba? Kahit na kailang ulit na tayo, ang ganda ng pagkakapunch niya. Hindi na oblong yung ano. Hindi siya na oblong. Ayan, nalagay na natin siya ng eyelet. Nalagay na natin siya ng ring bind. Magamitin pa lang natin dito is yung plastic pa rin. Ito. Ayan. A4 size siya. Sakto sa A4 size. Ayun nga pala yung hindi ko gusto dito sa brand na Bright Office. Yung ganito nyo, yung ngipin na to. Hindi na siya pantay pagkatagalan. Hindi na siya pantay. Pag binay, ayun o, tabingit na siya. Halos 2 taon na rin kasi ito. Pero okay pa rin siya gamitin. Hanggang ito na. Yan. Subukan natin saan. Subukan na natin siya kay ring bind. Lagay lang natin ito. Yan. Susok-sok lang natin. Push lang natin siya. Push lang din yan. Yan, ang lagay na natin. Kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. May sumobra kasi. Hindi ko itinugma ito na lahat ng butas. Ginawa ko lang. Binawasan ko ng isang butas kasi kay Bright Office na brand,
hindi maganda yung pagkakakat nung sa dulo. Masyadong maliit na yung space nila dito. Sa part na to, sobrang liit na ng space. Kaya, binabawasan ko lang siya ng isang butas. Ito, guguntingin lang natin ito. Ayan, pwede gunting na siya. Okay na. So, ayan na yung kakalabasan niya. Ayan na yung kakalabasan niya. Ang ganda, di ba? Kabuuan, ang size na niya is A3 na. A3 na itong isang buong ganito. So, yung pinakahuling part ng gagawin mo lang is lalagyan natin siya ng tali. Mamimili lang tayo. Depende kung anong gusto nyo. Mas mura kasi ito kaysa dito. Ang problema lang, mas manipis siya. Ito, makapal to sa metallic cord. Pero kahit dahil ito lang naman yung bubuhatin ng tali, okay na rin gamitin to. Ako ito ginagamit ko. Tatansyahin mo lang. Lusok mo lang dyan sa dalawang butas. Tapos yung dulo-dulo, pagbulin mo lang. Yan. Okay. Yan. Yan, yan. Kung papansin nyo, nagbe-bend, di ba? Para nagbe-bend yun dito. Kasi hindi dapat nandito yung ano. Dapat pabaliktad. Yan. Kailangan nakabaliktad siyang ganyan. Tapos tago nyo lang yung pinagtalihan. Yung nasa sa loob. So may ibang-band likod sila ganyan. Yan. Okay yan. Mahangin niya lang dito. Yan, sabit na ito yan. So, ngayon yung pinalabasan niya gamit yung Right Office brand na ring binding machine. Ngayon naman, subukan natin gawin siya dito. Kay Quap, yung merong mga selection ng butas, pwede natin siyang bawasan ng butas. Ang gagawin ko ngayon siguro, bawasan ko siya ng dalawa sa dulo. Kasi titira ko lang apat na sunod. Apat lang yung sunod. So, apat natin ulit. 1, 2, 3, 4. Sakto lang po. Or gawin ko ng lima. Gawin ko siya ng lima, tatlo sa dulo yung hindi lalagay. 1, 2, 3, 4, 5. Tatlo sa dulo. 1, 2, 3, 4, 5. So yan, merong space sa gitna na 1, 2, 3, 4, 5. Yan, yung lima sa gitna hindi ko ilalagay. Tatlo-tatlo yung sides. Yan, ito nyo. Yan, dyan naman natin siya gawin ngayon. Yan, ngayon ito naman yung gagamitin natin. Itong ring binding machine ito. Pinakita ko kanina. Tinira ko lang is yung lima. Yung lima. Yan, so ang mangyayari nyan, lima lang yung mabubutasan. Ito naman si kay Quap na brand, 15 sheets yung ano, yung maximum capacity ng pwede niyang butasan. Itong ginamit ko naman dito, bali January to December, 12 sheets siya. And 80 GSM na papel ang ginamit ko rito. Tingnan natin kung kaya niyang butasan to. Oh, yung mga pala, ayan, nasinit ko na to kanina, inayos ko na para, tinest ko na siya sa ibang papel para din ako magkakamali nung sa dalawang gilid. Kasi ang hirap minsan tansyahin dito eh. Masisira yung dalawang gilid. Ayan. Okay, subukan natin yung pasan. So, ayan. Nabutasan na siya. Kaya niyang butasan yung 80 GSM na 12 sheets. Kita nyo. Kaso parang mas maganda siguro kung binawasan ko dito. Dito ko din ang tinang kasi tinamaan nyo na yung mga months. Okay. Ayan. So, ginawa lang natin siyang limang butas sa gitna. Paano gagawin natin para matapat siya rito? Ayan. Ba nakaganito? Ay hindi, lahat nakatobo rin siya. Ito naman ang ginamit ko rito,
Yung rough satin na photopaper. Yan, ang ganda niya tignan. Pero kung kaiba niya lang, meron siyang print sa likod. Maganda nga yung harap, kaso nga lang, pagdating sa likod, meron siyang print ng brand ng papel. Yan. Punch nga natin siya. Yan, kagaya kanina, 12 sheets lang siya na 80 GSM. Hirap na si, ano, hirap na si Quark na brand. So, mas maganda siguro para hindi maiwasan yung sira ng papel. At i-inwall lang muna siya. Pasa natin to. Oh, yan. Lima-lima din siya. So, yung layout ko, hindi naka-design para dun sa gantong, ano lang, lima lang. Pero, testing lang din natin. Tignan natin kung tumupat, baka hindi tumupat. Ano nga ba? Tingin ko hindi. Tumupat naman. Ay, itong January ko, parang sablay yata ang butas. Oho. Sablay nga siya. Kaya pala medyo bumaba. Pero testing pa rin natin. Ayun, hindi tumugma yung butas. Punta natin sa January. January lang ba? Okay. Okay. Medyo sumaliwa lang yung ano niya, butas. Pero tingnan natin kung ano pa ang labas niya. Kuha na ako ng painting, ano. Ayan. Ay, ito. Ito. Ang size nito is 10mm. Okay na dito gamitin yung 8mm lang. Kaso nga lang, wala akong stock. Kaya ito lang yung ginamit ko. Mag-cut kailan nung lima? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, cut lang natin yan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pakapin natin. Tapat mo lang siya kung saan dun yung ginamit mo. Oh, ito data. Ayan. Oh, nalag mo. So, ito. Oh, tinapat lang siya dun sa lima. Yung isa naman, tapat mo lang din ulit dun sa limang ginamit na, na butas. Ayan natin. So, pasok siya. Ayan. So, ganoon lang natin. Kaibahan lang, pagka ganyan yung ginawa mo, makakatipid ka sa ganito. Pero hindi ka makakatipid sa oras. Siyempre, malatagdagan yung gagawin mo. Hindi ko pala nabutasan to. Butasan ko muna. Okay, ang gamitin ko ng pambutas, yung kaninang pinakita ko na ito. Itong pambutas na to, hindi siya heavy duty. Medyo maganit siya pag kay kinat eh. Pero pwede rin naman siyang gamitin. Kasi ayun, isa pa, ang hirap makita ng butas. Oh. Ayan. Medyo mas maganit nga lang siya. Kaysa dun sa heavy duty na. Pero pwede siya, okay lang din gamitin. Mas mura pa dito. Nasa 70 or 80 lang to. Yung isa kasi parang 400 yata. Bili ko dun dati. Ganun lang ulit. Talagyan ulit natin ng eyelet. Mas maganda butasan muna siya bago natin ikabit mo sa mga papel. Kasi para maiwasan din yung sira. Ito na yung gagamitin ko kasi ito yung mas madali. Smooth, oh. Smooth na yung pagkakakabit natin. Bili ko naman dito, 520 yata. O 420. Something like that lang. Yan. Smooth yung pagkabutas. Gamitan naman natin ng metallic cord. Pero para mas sure ka na hindi siya nagbe-bend yun dito. Kasi pag malambot yung papel, nagbe-bend siya. Para mas tumigas pa siya, pwede mo siyang ilagyan pa ng photo top. O kaya naman, ito yung layo nila. Nabawasan mo pa ng mga ano. Ang allowance kasi nito mula sa gitna,
1.75 inches. So pwede mo po siyang gawing 1.5 inches na siguro para dito siya nakalagay. Kaso may, parang sa para sa akin hindi siya good stickiness pag ganyan. So yan, magiging ganyan siya. Pwede pag ganun, kaso nga lang magbe-bend. Pag ganyan. Kaya mas maganda kung pag ganito. Maganda naman siya tingnan kasi nga color gold. Cut mo na niya sobra kasi nakakaano tingnan. Ano na natin siya. Soft na yung lima. Isa-isahin natin para kahit nag medyo sablay yung butas niya, yung pasok natin. Ano, litin ka, pagka yung ganito yung ginawa mong design o yung gusto mong trip na ganyan ang layout ng calendar, makakatipid ka dun sa ring bind na materials, pero medyo mapapagastos sa oras kasi syempre mas matagal siya gawin, magkakat ka pa ng ilang ganon. Pero kung ano naman yung gusto ng customer, pwede naman na yun yung susunod. Yan, nagay na natin lahat. Tignan natin. Tignan natin ang itsura niya. Tada! Medyo ano, ayan, medyo malambot yung papel ng ano, rough sa atin. Pero ganyan kakalabasan niya. Tignan natin. Okay, yan. Okay lang kakalabasan pag ganyan naman yung itsura ng pagkakaring niya. Ang kaibahan lang yung ginagamit natin dito ng papel, yung wrap sa atin, parang medyo mas malambot siya. Nagbe-bend ito. Masyado nagbe-bend. Yung last year ng ginawa ko, ganito rin yung ano eh. Ganito rin yung distance ng mga butas, pero hindi naman siya nagkaganyan dahil yung ginamit ko doon yung mas makapal na papel. Siguro kapag malambot yung papel gaya nito, material na ginamit, siguro kailangan bawasan lang yung layo or yung distance nitong dalawang butas na to. Make sure lang na gitna siya para maganda tingnan. Siguro okay na yung ano, 1.25 siguro na distance para hindi siya mag-weld. Ayan. So next, gagamitin naman natin ay ito, si wire binding machine. Isa rito, gagawin natin isa para dito. Pakita ko paano siya gawin ng yung buong A4. Kasi papakita ko naman, yung half lang siya, maliit lang, mas maliit. Best siya, maganda gamitin pang giveaway. Mayari, may mga, para sa mga may mga negosyo, maganda siya pang giveaway, maliit lang. Saka mas mura siya, syempre, kasi mas mura. Ayan, testing natin. Ayan, ito na yung gagamitin natin. Wire binding machine naman ang tawag dito. Kagaya ng isa, meron din siyang ano rito, pang bawas ng butas. Ito na siyang hilain. Pag hinila mo yan, sabihin, hindi magbubutas yung mga katapat niya. Meron siyang 10 ano, 10 butas sa baling alis. Gamitin muna natin siya sa A4. Ito yung gagamitin natin na pang-bind sa kanya. Ito yan dito, sinusok-sok yan dito pag nakakabit na sa papel. So, pansin nyo, tumikit siya. Ayan. Pag ginanyan mo yan dyan, may parang magnet siya dyan. May magnet sa loob. Oh! Magic! Ano? Ano ba? Ay, matayin niya. Ayan. May magic dyan kasi may magnet siya dyan para maiwasan yung paggalaw-galaw. Tapos muna natin yung papel. Katulad rin ito ng isang brand ng ring binding machine. Ayan o. 15 sheets yung capacity niya per punch. Pero para sure ka na hindi masira yung papel mo, gaya nito, makapal kasi ito eh. 80 GSM yung ginamit ko. Ang gawin natin, hatiin lang natin siya para maiwasan yung sira ng papel. Sakto nyo lang yung ano para pantay. Hindi ko gaya kanina na ano yung January.
Oo, yung nanay ko nagdala ng Milo. Ba yan? Milo, Milo. Milo daw muna, Milo. Rest day kasi ngayon, kaya nakakapag-video tayo. Kung pasok sa trabaho. Ayan, butasan na natin. Ito yung pang punch sa gilid. Ito yung pang punch. Ayan, yung pang punch. Dalawa yan. Yung sa mga ring binding machine, isa lang yung pang handlebar niya. Handle ba? Handle ba? Basta yung handle niya. Isa lang yun. Kasi doon pwede na ibaliktad. Ano? Dito dalawa. Kasi itong isa, para dito sa ibabaw. Ito yung pambutas. Oh! Nakalimutan ako. Hihila ko ba sila? Hihila. Okay. Sa natin. Diba? Smooth nyo lang ibutas pagka konti lang yung papel. Small up. May hirap kasi isasalpak mo na lahat nang makakabilis ka nga ng oras, makakatipid ka ng oras, pero pwedeng hindi. Yung pinaka cover naman ang gagamitin natin, ito ginamit ko rito 230 GSM, pero parang lumambot nga siya yung last year naman ginagamit ko. Yung mga order ko dati na brand nung ganito, makapal siya eh. Ito malambot na eh. Siguro mas maganda gumamit ko, mas makapal na. Kailangan nakataob siya pag bubutasan mo kasi hindi sila magtatapat ng butas nung nasa ilalim. Okay. Ganyan siya, baliktad. So, lagyan na natin siya dito. Yan, medyo madilim. Dilim siya, madilim. Lagyan natin ng fresh tape pa dito. Yan. Ganyan yung nasa loob siya. Nakadikit siya dyan kasi may mabing ito eh. Kaya hindi ka mahirapan dyan pag magkabit-kabit ka. Kung magkakabit ka, huwag mo na siyang nakatayo. Pag ilalagay mo pa lang yung mga ano, papel, okay, dapat siyang ganyan. So, ganun lang, 20. Baka hindi kaya makita. Oh, balik. Diba? Pasok na siya. Tapos ito, iwa mo lang ito. Kasi yun yung guide niya. Ito yung guide niya. Malusot na lahat. Kaya na ito. Paso, mali ako. Inuna ko yung January. Puti. Wala dapat. Sorry. My bad. Ulit. Ulit talaga ka itong una. Box. Yes, it's not good. Ilang part naman. Okay, pamit na natin siya. Ay! Matay! Natanggal! Oh no!
Mali ako, sorry. Nakalit na natin siyang ganawan. Ang ginagawa ko sa buhay ko. Nakabit na natin siya ganun. Ikot ko lang siyang wire. Yan. Diba kanina ano siya, baba siyang ganyan. Huwag mo na pala ilabas. Mali ako. Kasi kapag ilabas mo pa siya, ano pa. And iikot mo lang siya para tanggalan. Para matupik dito yung wire. Ang gagamitin mo naman, hindi na ito. Hindi na ito yung gagalawin mo. Ito naman yung nasa baba. Yan. Okay. Makikita mo yan, nagpapalish niya yung baba. Kaya masyadong malaki ko yung allowance kasi yung ginamit ko rito is yung ginamit ko kasi malaki. Ito 12. Hindi tama ba? 12mm yata to kasi wala akong stock ng mas maliit. Ayan. Ginamit natin yung wire bind. Kita natin yan. Ayan sya. Gawin naman natin dito para maiba. Isa lang yung butas. Isa lang yung butas niya, hindi dalawa. Bigyan natin siya ng butas sa gitna. Nakikita ko pa rin yung sentro kasi yung layout na ginawa ko dito, ito yung center eh. Diyan lang ako magbubutas. May butas na siya. Yung pagsuksok nito, laging nasa ibabaw yung may may space. Kailangan nasa ibabaw siya. Okay. Yun lang. Tingnan mo, dahil sa sobrang laki nung nito, yung capacity niya, natatanggal pagka umiikot. So, dapat pala ginamit ko rito is yung malaking ay, mas maliit. Kaso, wala ako ng maliit. Ayun, natanggal siya. Kailangan kong umorder nung mas maliit. Para magamit ko siya. Libre lang kasi ito nung binili ko. Hindi pa nauubos hanggang ngayon. Pero, para lang hindi siya matanggal, itutulak-tulak ko na lang ng ganito. Hindi na kasi siya pwede matulak doon sa mismong ding machine. Yan. Bibili na ako ng mas maliit na ganito. Siguro 8mm ko meron. Kasi yung dating ginagamit ko sa ring bind ay 8mm lang. Ito, nasa 12 yata ito, kaya tingnan mo, laki ng butas. Ginawa ko lang naman ito para mapakita sa inyo. Yan, hindi na siya matatanggal yan. Dahil naitulak ko na siya paloob. Kahit malaki yung allowance, okay lang. Yan, di ba? Kahit mag-ikot-ikot, hindi siya gagalaw. Hindi siya matatanggal. Single lang yung ginawa natin ditong butas. Kaya tingnan natin kung mas okay. Sabit na natin siya. Okay din. Tipid ka sa tali. Kasi ito, susukbit lang. Kung may pako ka lang, pwede na siya pang sukbit. Okay na. Next naman, gawin natin yung maliit. Kalahati lang yung size. Kalahati ng A4 yung size. Kalahati. Ayan, ito naman yung gagawin natin. Isang buong A4 size to, pero yung naka-layout dyan, is kalahati lang. So, ang unang gagawin natin is hatiin muna natin ito. Kailangan muna natin siyang hatiin into half kasi kalahati lang talaga siya. Mas maliit siya. Tingnan natin kung ano kakalabasan. Bali yung pang top niya, ito na. Ginawa ko na kanina nung wala akong magawa sa buhay ko. Ayan. Kalahati rin siya ng A4 size. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Kalahati siya. Ayan. Okay. Gawin natin. Ikakat muna natin lahat to into half para makuha natin yung kalahati ng A4 size. Yan. Ito lang muna yung gagamitin ko ngayon. Meron akong rim cutter
para sa mas marami makapal na ano, kaso nandun sa bahay. And medyo magulo doon, nang hirap mag video, kaya dito ko lang siya ikakat. Unti-unti ko lang. Okay siguro dito yung mga ano, 5 page lang per cut, or 4, sabihin ko lang 4 para di masira. Yan. Kung paano makukuha naman yung kalahati, meron na akong naka-ready ano dyan eh. Kita dyan yung ano, ayan. May guhit na ako dyan para alam ko yung gitna. Tsaka yung ano, yung paper cutter, nilagyan ko na siya ng markings nung kalahati ng paper size. Ayan, nilagyan ko siya ng marking para hindi ako mahirapan. Ayan, cut na natin. Ano lang, ang mahirap lang kasi dito, pagka kinat mo na siya, mas dagdag trabaho lang dito yung ano. Pag kinat mo na kasi sila, maghihiwalay-walay yung ano, yung manis eh. Kaya ang gagawin mo, magsasama-samahin mo na naman sila ulit. Dagdag oras lang ano. Nakat na natin siya lahat. Yan. Next na gagawin naman natin, susunod-sunod rin na natin siya from January to December. Mas madali sana itong ikat kung ginamit ko yung rim cutter ko. Yung ano, A3 size ko na rim cutter. Mas madali siya kasi isang cut lang ito eh. Hindi na ako magsasaya ng oras. Pero kaya dito ko siya kinat sa paper cutter lang na to kasi para mapakita ko din sa inyo na kahit wala pa kayo ng ganong equipment, wala pa kayong ganong tools, eh pwede niyo pa rin siya magawa. Gamit lang yung paper cutter. Magkano na to? 450 yung rim cutter. Almost 5k, 'di ba? Kahit meron ko 500 pesos lang para dito or 400 pesos para dito, magagawa mo pa rin mag-cut ng mga ganito. Okay? Yan, i-arrange ko na sila from January to December. Isa nga lang mahirap dito, 'yun. Mas matrabaho siya. Unlike dun sa isa kasi magkakasunod na. Ito hindi pa. So kailangan natin pagsama-samahin pa. Babalikan ko kaya pag okay nito. Matagal eh. So ayan, na-arrange na natin sila. Na-arrange na yung... Hindi naman ganun katagal, mabilis lang. Pero, syempre, kung susumain, dagdag oras siya. Gawin natin, bubutasan na natin siya. Ito na yung gagamitin natin na binding machine para dito. Kasi ito, na-re-remove yung ibang ano, butas. Ayan, pagka hinila lang. Para sakto lang dito yung magagawa natin. Kailangan lang muna natin mag-sample kasi baka magkamali tayo. Sample muna tayo rito. Ayan o. Ay, tamo, tatamaan niya yung ano eh. Itong isang to, tatamaan niya yun o. Yung part na dito. Kaya, tatanggalin natin mula rito. Ayan. Para ito lang yung magkakaroon ng butas. Tapos, tatamaan pa rin siya. O, hindi sila pantay. So, ang gagawin natin, basahin natin ito. Pantayin lang natin sila.
na siya, tingnan. Mas goods na siya. Restart na natin. No, para hindi ka mahirapan kasi kanina tinry natin 12 sheets. Medyo nahirapan siya. Gagawin natin, hatiin na lang muna natin siya. Para hindi masyadong hirap at hindi tayo masiraan ng material. Tinamaan natin yung ano, yung layout. So kailangan natin mag-adjust sa susunod na layout. So okay lang, sample ko lang to para mapakita sa inyo kung paano to. Subukan natin ulit sa isa pa. Ay hindi, buuin muna natin tong isa para mapakita natin kung anong kakalabasan. So kailangan natin ulit ito. Tataka kayo ngayon kasi parang sayang siya sa materials. Kasi magkugupit-gupit ka nito eh, naka A4 size na to eh. Kapag ganito ang gagawin mo, kailangan bibili mo na ganito. Hindi naka-cut sa A4 size. Bibilin mo yung mahaba, naka 2 feet, ay naka 2 meters yata yun. Para yun yung ikakat-cut mo, hindi ka lugi sa ganito. Hindi ka malulugian ng putol na to. May nabibili na ganun. Kasi last year ay nung ginamit ko, yung mahaba. Para hindi ako makasaya masyado ng ganito. Mura lang din naman siya, hindi rin naman ganun kamali. Kaya sakto lang din. So ayan, gupitan na natin to. Okay yun. Ito muna, yung cover natin. Ayan. Yung cover natin. Bawasan lang ulit ito. Sagpak na siya ng ganyan. Okay, bago ulit yun, butasan muna natin ito. Para tayo may harap naman. Pinila natin yung dip na. Tapos, eyelet. Yan, gusot lang ulit. Yan. Okay. Ha, kita niya. Diba? Alit lang nyo. Aha. Kung kukumpir natin siya dito na alit niya. Yan, kita niya. Alit. Ito na siya. Halos kalahati lang na ito. Ang cute niya lang talaga. Tingnan. Kaya the best to pang ano. Pang mga giveaway sa mga company. Pang giveaway sa mga kaibigan. Pang giveaway sa tindahan. Mas okay itong ganito. Maliit siya. Kaysa doon sa mag-give away ka nung masyadong malaki, eh yung ibang mga bahay hindi na sinasabit yung ganun. Yung iba, parang minsan tinatapo na lang. So parang sayang din yung effort at gastos mo sa pang-give away mo. Kapag ganito kalit yung kinuha mo, yan, yung ganyan, kahit sa pintuan lang, pwede siya isabit. Hindi siya bulky tingnan. Kahit sa mga lilit na space lang siya, yan. Sabit mo lang dyan. Okay, ang cute niya lang tingnan. Di ba, pag maliit yung space ng bahay o ng kwarto, maganda siya tingnan. So sa customized, okay din siya. Maliit tingnan. Pwedeng family picture yung ilalagay dyan. Family picture nyo. Okay na, picture ng mahal mo. Picture ng bebe mo. Kung may bebe ka. Pag wala kang bebe, wala, ilalagay na bebe. Yan lang, oh. Good siya, di ba? Hindi ko siya nilagyan ng tali kasi para sa akin, mas okay yung ganito eh. Sabit mo na siya ng ganyan. Basta sa gitna yung butas niya, balance, magiging balance yan pag sinabit siya. Diba? Ang cute tingnan. Okay, try naman natin dito sa maliit. Yung kagaya ng ginawa natin sa isa. Yung, ayan, yung ganito. Yung may awang na ano, may space sila. Tingnan natin kung ilan yung sasakto. Okay?
inaabot na naman yung ano natin, ah, layout. So kailangan natin mag-adjust sa susunod na pag-layout nito. Kailangan natin siya i-adjust. Delete natin itong text para makuha natin yung sakto nito. Alam po kasi ang space na makakain nito is nasa 10mm, 10mm o 12. Sa may ruler ko. Ayan, ito yung ito. Sukatin natin. Tingnan natin yung tingnan natin itong space para sa susunod na pag-layout, sakto na. Ayan. Yun, hindi pala siya 10mm. So, ang kailangan, ang space mo is nasa 7cm. Ay, 7mm yung ano, yung hanggang sa butas. So, para hindi siya tatamaan, kailangan mo mag-adjust ng kahit 2 millimeter pa. So, yung mga 9 or 10 millimeter, dapat nandun na yung layout mo nasa 10 para saktong-sakto siya. Yan. So, gawin na natin ito ulit. Yan. Yan yung kinilabasan niya. Ito mo. Hindi siya tingnan. Hindi pa nga tingnan. Pag-apat lang. Sumuha natin tingnan dito. Natin yung difference sa kanila. Itong isa, kumpleto. Yan yung ring point. Yung isa, ganito. Okay lang naman siya tingnan. Pareho lang. So, yun lang yung advantage pagka yung gamit mong ano, gamit mong pang ring binding machine is ganito kasi nababago-bago mo siya eh. Bahala ka mag-design kung ilan yung gusto mo ilagay. Pwedeng may mga pagitan lang siya. Pwedeng buo, pwedeng hindi. So, yun yung maganda ron. Ayan, yan, yan. Okay. Testing naman natin sa wire bind. Tapos yung gagawin naman natin susunod, meron muna siyang tali uli. Kasi itong dalawa walang tali. Mas maganda kasi tingnan pa yung walang tali. Pero kung gusto mo may tali, ganoon. Lagawin natin ulit mamaya. Sa may wire binding machine naman. Okay. So ayan, ito naman yung gagawin natin ulit, yung wire binding machine dun sa maliit na customized calendar. Ayan. Tingnan natin kung ano magiging itsura. Ito, tinanggal na 'to. Ayan, ayan. Hilain na natin kasi para hindi siya makabutas. Ayan. Testing lang muna natin kasi baka sablay. Okay, goods na to. Butasan na natin. Kakat natin siya na sakto nandito. Kakat lang natin siya sakto. Buwasan lang natin siya dito. Kaya meron tayo nito. Para maganda yung pagkakaputol. Ito natin siya babuwasan. Sa pinakadugtungan. Para may iwasan yung makasugat. Kita niya, doon ko na siya pinuta. Pag hindi kasi ito gamit, ayan, nalisip ka. Oh, butasan pala muna natin ito. Ito man, lagyan natin siya ng tali. Ayan, i-press na natin ito dito. Dahan-dahan lang. Okay, ayan. Press na natin siya. Pero kagaya nung kanina, lulusot lang to dahil nga sa sobrang dahil sobrang ano yun, sobrang taba niya ay sobrang laki ng distance niya. So gagawin ko lang dito sa akin, buwan ko pa siyang ibaon. So, buwan ko pa siyang ibaon kung pwede pa kung masisira ba or hindi. Yan, nabaon ko pa siya konti.
siya. Pwede natin dito po ano eh. Sabit natin siya doon. Tingnan natin kung ano mga difference nila. Ayan yung tatlong klase ng maliit na ginawa natin. Yung isa naka wire bind, itong isa complete ng ring bind, kasi itong isa naman yan, apat-apat lang kada side. Pwede natin, pwede mo pa siya lagyan dito or dito, depende sa gusto mo. So ayan, ayan yung tatlong maliit, kalahati siya ng A4 size. So ito naman yung ginawa natin na malalaki. So ayan, tapos na natin, nagawa natin lahat. Ito yung mga iba't ibang nagawa natin. Ito yung wire bind. Ginamit natin wire binding machine. Ito naman, yan. Yung ring bind pero ilan lang yung may butas. So, masyadong malambot yung papel nito. So, susunod, di ko na ito gagamitin kasi malambot yung papel niya. Ano, wrap sa atin yung papel nito. Maganda sa atin yung printout niya kasi masyadong malambot yung papel. Yung 230 GSM na photo paper. Ganda yung ano niya. Ito lang yung ginagamit ko since nung nakaraan ko. Complete na rin ba yung siya. Ayan. Mas maganda lang kung i-ano pa natin yung butas niya. Then yung butas nito, mas nilalapit pa natin konti para sure na hindi siya mag-bend. Okay na, roots na. Ito naman yung mga maliliit. Gawa sa wire binding machine. Sa itong dalawa, gawa na sa ring bind. Ako nagustuhan nyo yung ganitong klase ng calendar na pang giveaway para sa susunod na taon. Pwede kayong umorder sa amin, message lang sa Facebook page nandiyan sa video. Ilalagay ko din sa description yung link para makapag-order kayo direct sa amin. So ayan, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo yung video, please like, share, and subscribe. Type na rin ako ng bell button para updating kayo sa mga nagsunggabi ng video. Sa susunod na video, susubukan ko gumawa naman ng desktop calendar gamit pa rin ng mga binding machine. Okay, tapos susunod ko ulit ng mga video, susubukan ko gawa ng tutorial ng Adobe Photoshop, yung mga basics lang. Ayan, thank you for watching.